maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Boycott. Ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo. Hello, Amy. Magandang araw at magandang araw sa lahat. Yes, Kasendo. Kasendo, maulan na naman, no? Yeah, may hapon. Pero okay lang. At least, I think dumaan yata yung bagyo. Kaya... Opo, dumaan yung bagyo. At meron na namang paparating na bagyo. Oo. So far, naman, dito sa atin, yung mga isda, marami na isda yun. Yung mga local na isda. Pero ang problema natin is dumating na yung, yung mga important. No? Yung imported. Oo, important na naman. Isda naman ngayon. Manakaraan, carrots. Ngayon, isda. Ano ba? Magluluto na ba tayo ng pesa? Oo, kaya makita mo yung mga local producers talagang umaangal. At bumababa yung presyo, yung tilapia, sa 65 na lang. No? 65? Yung black na tilapia. Opo. And, yung Tito from 110 ngayon, nasa 80 na lang. Oh, bakit kasi? Dapat diba Tito ini-import? Ano bang mga isda itong ini-import sa atin? Apektado kasi, apektado yung kung dumami yung import, siyempre, kung hindi makabenta sa Metro Manila, so, na-import dito sa probinsya. Tama. Kaya bumababa po ang presyo. Napupuwawala naman po ang ating mga kasamahan sa pagsasaka. At mga isda din po, no? Kawawa naman. Pero Kasendo, ngayong araw na ito, meron tayo na mapag-uusapan. Sabi mo, mababa ang presyo ng black tilapia, 65. Naku, bigyan natin ng option. Yan, maganda po na marami tayong option. Dito po sa ating agrikultura, marami tayong option. Katulad po nitong red tilapia. Oh, ang sarap niyan. Kung merong black, may red. Oo, yung red, mas magandang presyo, no? Ibenta. Tama. Ang dinig ko kasi, no, sa isang kilo ng red tilapia, maabot ng 200 pesos. Oo, at kung sa restaurant yan, mahal yan. Yes. Kaya at least may option mga fisher folks natin or fisher farmers na gustong pumasok, di ba? Opo. Kaya kung medyo malungkot kayo sa black tilapia, ibigyan po natin ng chance ang red tilapia. Itong aming programa, i-introduce namin sa inyo ang red tilapia. At meron tayong makakausap mamaya na 10 years na sa Sendo. 10 years na siya nag-red tilapia. Sigurado ako maganda ang kita kasi hindi pa siya bumibitaw. Tuloy-tuloy po ang kanyang pag-aalaga ng red tilapia. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. Kasendo, meron tayong makakasama. Siya po ay galing pa po ng Antipolo, Rizal, Laguna. 10 years na po siyang nag-aalaga ng red tilapia. At ito pa, Kasendo, siya po ay isang kapitan, ha? Yan ang ating makakasama ngayon. Kasama po natin si Kapitan Mario Alad. Hello po! Hello po! Magandang araw, Kapitan Mario! Gandang hapon po. Si Kap Mario. Kap,
Kamusta po kayo dyan sa Laguna? Kayo po ay nasa kabilang side namin. Kayo ay nasa south. Kami dalawa ni Casendo ngayon ay nasa north. Okay naman po, ma'am. Kaya lang may totoo-totong pag-iingat kasi walang COVID. Opo. Sa pag-uusapan natin ngayon ay red tilapia. 10 years na po kayo. Bago po kayo nag-red tilapia, nasubukan niyo po ba yung black na tilapia, sir? Yes, ma'am. Sumula-sumula pa ay yung aming black tilapia talaga ginahalaga dito sa lawa. Kaya lang naman ako nakapag-alaga ng red tilapia. Nung minsan yung aming kapitbahay ba, nag-alaga siya. Mm-mm. Ngayon, ang ganda na naging presyo sa Malabon. Hindi, siyempre tayo, Pilipino, gaya-gaya. Kung yung natin yung kitaan, ating ginagaya. Hindi, ganun na nga po nangyari. Bumili lang ako ng siguro 300 pieces lang na... Fingerlings. Opo. Tapos, ang ginawa ko, nung pinalaki ko, nagpaanak na ako ng akin. Ako na yung nag-break hanggang sa... Nakapag-alaga na ako ng madami. Kap, yung ano pala, yung red tilapia at saka yung itim na tilapia, anong diferensya pagka-alaga? Parang sa akin po, yung mas mabilis lumaki ang black tilapia. Kaunti lang. Kung magpapareha sila ng pagkain, medyo, kasi dati, hinaray namin magkasama sa isang cage. Ngayon ay mas mabilis lumaki ang black tilapia kasi sa red. Ang kagandahan lang po ng red tilapia sa pintahan, halos double ang presyo. Kaya ang ginagawa po namin, pagka kami nagbibreed, talagang purong red. Hindi kami nagsasama ng black. Kasi pagka yung aming pinahin at saka parako na tilapia ay may black, ang lumalabas ay yung red na batik na itim. Kaya pagka nagkaroon ng batik na itim, namura ang kanyang presyo. Kung sa halip na 180, magiging 120 na lang. Ganun. Yun ang pagkakaiba nila. Pero yung red na tilapia, magkano benta niya? Magkano presyo? Sa Malabon po, pangkaraniwan na yung 180 hanggang 200. Maabot ko ng 220. Kung parang may nga po sa halimbawa yung red tilapia medyo mataba. Tapos yung kulay niya ay purong red. Ay mahal po talaga. Naabot ng may kita 200 ganun. Kasi po bisan yung mga mamili pagka nakita yung inyong tilapia ay medyo payat. Bila, barat. Tapos yung may batik pa na kulay itim, siya, babaratin pa. Kaya po dapat talaga mapuro nyo siya yung puro talagang red. Tapos yung tinatya nyo, napag-ibigil nyo yung balungkong makapal. Talagang gusto ko pa kay gusto ng mga bini. Kap Mario, bakit hindi kayo nagsunod ng buhay na, ano, ibenta ng buhay yung red na tilapia? Kasi dun sa Metro Manila, yung pulang tilapia sa ano, umabot ng 800 to 900 per kilo yung sa restaurant. No? Bago nga po daw, pagkayong mga buhay. Opo. Mahal pala nun, Casendo. Parang ang tingin po daw nung mga bili, kala mo yung lapo na talaga. Oo. Kala po, bagay yung mga yung Christmas, New Year, tapos yung Chinese New Year. Yun yung po yung mga panahon ng biyahe namin ng tilapia sa Malabon. Ayan, sige sir, pag-usapan naman natin itong pag-aalaga saka kung paano itong pagpapalaki po sa ating mga red tilapia. Kayo po ay nagsimula sa 300 na fingerlings. Yung pong 300 na yun, parang kinunan po lang siya ng inahin at saka parako. Parang pinambreed nyo lang. Oo. Oh, tapos nung mapalaki ko na sila, nakakuha na ako ng inahin, saka parako yung magdala ko sa'yo naganap. Napag-alaga na ako ng madami. Kaya ngayon, ma'am, baka yung pinapakain ko, siguro mga 12,000 na piraso. 12,000? Oo, mga piraso. Ilang cage yun? Mga apat na cage yun? Opo, apat na cage. Kasi po, kaya po, hinati ko yung sa apat na cage. Yung dalawang cage nga po, ma'am, ang pinapakain ko yung ating sinker. Tapos yung dalawang cage, ang pinapakain ko yung
Loading. Ito yung pakain ah. Mga feeds ba itong pinag-uusapan natin? Opo, opo. O, ano mas maganda, ano Mario, yung ano ba? Yung floating o yung sinker? Sa base ko po sir, halos pareho, pareho lang. Ang kagandahan lang po ng floating. Pagka kayo nagdadali-dali, buhos silang yung buhos, mabilis kayo makakalis. Mm. Yun ang kagandahan po ng floating. Pwede kayo magdali-dali. Naadro sila. Yung sinker, dahan-dahan lang po magpakain. May tanong lang ako, bakit nasa cages siya? May ano ba siya? Nasa ilog ba yan o nasa pisman mismo? Sa kon po, sir, sa lawa po kami, lawa. Ah, okay. Bali po rin lawa namin na yung laki ng lawa ay 43 hectare. So, doon yung inano yung mga tilapia? Opo. May ibang, pero may katabi kayong nag-aalaga rin ng tilapia dun sa lugar? Marami po. Yung po yung mga cage, yung mga lambat. Yeah. Kanyang-kanyang lambat. Oh, mayroon pong mga salong lambat. Opo, opo. Sir, mas tipid to sa kesa sa fish pond, no? Dito kasi gagamitin mo na lang net. Yun lang yung ano sa fish pond, magpapahukay ka pa kasi. Ito, tama ba? Mas nakakatipid pag ganito yung ginagawa natin na pag-aalaga ng mga tilapia. Nandito po sa amin na yung cage. Tapos yung ibabaw kawayan. Mm-hmm. Kawayan. Para nakalutang yung ibabaw ng net. Nakapatong doon sa kawayan. Opo. Mas mura yan. Mas mura ang inyong ano, mga cages. Eh, hindi ko rin po masabi kasi ma'am, meron uwi ka 2 taon, papalit kami ng kawayan. Sabagay. Hindi kaya po nung sa lupa na habang panahon na nasa na lupa. Pare, ang alam ko din sa lupa, ang pinapaltan tubig. Mm-hmm. Pero, pagka hindi niyo pinapaltan yung tubig, mapupulit yung tumista. Oo. Dito naman sa amin, kawayan ang papalitan. Parang kung tuwing 2 taon, nagugulo ko yung kawayan, ayun na, nagkatanong ko na. Pero kagandahan lang po sa aming lawa, ay palibot ng bukal. Mm-mm. Mga dumadating ng tuwing na malalamig. Tapos yun kung aming lawa, ang laki nung nilalabasan, parang siya nagpapalit ng tubig. Mas maganda yan, at least eh, ano, free-flowing yung tubig at palagi napapalitan. Opo, palagi napapalitan. Mas mabilis lumaki yan, Mano. Ilang buwan lumalaki yan? Pwede po mag-harvest ng 3 buwan kalahati. Oo, oh, bilis. Opo. Ay kung, sir, kumpurme na nga po sa inyo, halimbawa, marami pa kayong kapital. Yung kaya-kaya yung suportahan yung pagkain ng tilapia. Ang ginagawa ko, pagka inaabot ng 4 na buwan kalahati para marami yung big. Kasi pag maraming big, mas maganda ang kita. Para sir, baka kung sa manok na puti, dapat ang timbang niya yung higit na ng 1 kilo kalate. Pagka kasi ang manok na puti, hinarbis niyo ng 1 kilo, lumahina ang tubo. Parang gawin din sa tilapia. Dapat pang mag-harvest po kayo, may mga 40% yung big. Tapos mga 30% yung segunda. Tapos yung natitirang 30%, hindi yung maliliit na lang. Ito po ang aming hinahabol dito. Tanong dun sa area niyo, mga ilan ang fish cages ang nakalagay dun sa area, aside from yung sa inyo? Sa lawa po? Yeah. Okay, sa lawa. Opo. Ay, dami po. Baka kami dun na ipaka, hindi lang kami 100 na tao sa nag-utreto ng fish cage. Merong kaya nung akin, siguro 10. Pwede ba yung merong 5, merong 6, merong... Marami po kami dito, punong-puno po yung lawa. Hindi po kayo nag-ano? Hindi kayo nagsasobra naman na lumalampas minsan? Nagkakaproblema? Yung fish cages, hindi ba kayo sumasobra minsan? O wala naman? Okay lang? Pero sa ayon po sa pag-aaral ng LDA, parang sumusubra na ng kaunti yung nasakop ng fish cages. So, sa lawa kasi po sa atin ng LED, dapat ay 10% lang. Mm-hmm. Ng tubig sa lawa, malalagyan ng fish cages. Pero sa ngayon po, ayon sa pag-aaral nila, halos nakakot na ng 30%.
Parang nasumusubra na ako ng konti. Compare dati yung mas konti tsaka ngayon eh mas mabilis, mas mabagal ba lumaki ngayon o pareho lang? Parang pagka-country ko ang skates, mas mabilis lumaki. At pero sa karanasan ko po, ako nung may tirin na tumanta, din na ako pinanganak. At pagka po mabilis yung pagdating ng tinatawag namin Lia, mabilis na makayang tilapia. Kasi po bahay ganyang umuulan, lumulubog po yung Lia. Pag po nag-tuloy-tuloy yung ganda ng panahon, medyo mainit, labas na labas po yung Lia. Kaya ako po, kung titignan nyo yung aming lawa, ay kulay green. Mm. Yung tubig. Kulay green po yung tubig na ano yung pagkain. Yung Lia ay parang lumot. Opo, yung parang butong-butong na malalinggit, na kulay green. Opo. Ito yung pagkain ng isa. Hindi nakakatipid kayo sa pagkain. Opo. Pagka po talaga maraming Lia, at kung kayo lang sa lake, parang kung titignan nyo, napakadumi ng tubig. Mm-mm. Kasi yung nabubuo pong mga kulay green. Pero yun po yung swerte na dumating sa amin kasi nakakatubig pala sa pagkain ng tilapia. Oo. Ayan, so sige nga, pasok na tayo dyan. Magkano ba investment pagka gusto natin na katulad nung sa inyo? Magtayo tayo ng fish cage doon sa lawa. Magkano ang inyong initial investment po dyan? Hindi ko na makuwento mamay. Malaki. Hindi ko na makulitan. Pauti-uti ko sa ko eh. Nanggaling ako dati sa Tadaluwa. Maging tatlo, maging apat. Hanggang sa dumami na. Oh. Mga 50,000 ba? Kasya na dyan? O sobra na yun? Napakaliit po noon. Bakit magkano po ba yung fingerlings ngayon, sir? Sa kayo po. Hindi na rin po ako nabili ng fingerlings. Kaya hindi ko na po alam kung magkano ang presyo. Pero nung time niyo po, nung unang bili niyo, sir? Halimbawa, bibili tayo ng fingerlings na yung salang 12. Kung tawagin, salang 12 yung rekta na ito sa lambat. Apo. Yung isa puro na yung 75 centavos. Kung 7? 75 centavos ang isa. Oh. Kung pumili tayo ng 10,000, di 75 ang halaga naman. Apo. 75. Yung 7-5 na yun, dapat ay pakainin ko ng mga 80 sa akong pins. Hmm. Ano magkano yung 80 sa ako sa 800? Yung chemist 864. 64,000 na yung kailangan nyo sa pins. Tapos yung pinili nyo na sa pili ay 7-5, hindi halos sa mahigit ng 70,000. Oh. 71,000 na. 71,000. Alakiri pa na. yung po yung sa dalawang cage. Pwede na po yung sa dalawang cage. Opo. Pero, yung po namang 10,000 na fingerlings na yun, tilapia, dapat po yun ay kumuha na ng mga 1.3 kilo. Oh, 1,300 kilo ko rin para medyo maganda ang kita. Maganda ang kita. Pero doon sa 10,000 na tilapia, ang base na namin doon dapat yung kumuha ng 1.6, 1.7 kilo. 6, 7 kilos. Aabot sir, ng magkano yun? Kung halimbawa po yung 1,700 kilos, sabihin natin ang straight 75 lang din ng 1 kilo. O straight 80, gano'n. Huwag kayo magbinta. 1,700 kilos, straight 75. 1,000 kilo, ha? 1,000 kilos po sa 375. Hindi po. 75. Ay, mali ba? Mali ba nangyari po? Mali po, sir. Yung 10,000 na tilapia, oh. At yun ay pinakain namin ng mga 80 sako na pigs. Opo. O di yung pong 10,000, ang halaga nung fingerlings ay 7,500. Uh-huh. Tapos yung pong 80 sakong patuka ay 64,000. Uh-huh. Aabot na po tayo ng 71,000, may get. Oo. Yun yung gastos, ha? Di yun na po yung kapital natin. Yung po naman ay ha-harvest na yung pinakapapara siguro yung 1,600 kilos. 1,600 kilos ang harvest natin dito. Oh. Magkano presyuhan yan pagkasuhan natin? Sabihin na po natin 75. Straight 75 pesos isang kilo. 75 pesos. So 120,000. Ano po? Tama po ka? Opo. Pwede magkano ang ating kinita? Mga 30,000.
Opo. Dalawang cage, oo. Dalawang cage, 97,000. Oo. Malaki rin pala. Maganda din, ang balik. Oo. Ito, sa loob ng ilang, sa loob ng ilang buwan to, sir. Isang taong ang garbage. So itong pinag-uusapan natin ito na 71,000, ito ay investment mo for the red tilapia. Opo. So isang beses ka lang mag-harvest isang taon. Sa block. Ah, sa block. Eh, yung red tilapia. Mas malaki yung ang red tilapia. Yung ating kinuwinta ay sa straight 75 isang kilo. Oo. Eh, sa red tilapia natin, magkano? Kaya red tilapia may sinabot ng 200 sa kilo, 180 sa malapit. Kaya nga. Kasi ito, sa 1,600 kilos natin, i-times nyo po sa 200 per kilo. O, sa 180 na lang. So 180 na po lang. 180 daw, pinakamababa na yun. 180. Oh. So kikita ka. Bawi-bawi mo din naman sa isang harvest sa isang taon. Sa 200,000, di ba kasi ito, tama ako. Yeah. Sa 200,000. O bawi-bawi, hindi na po masama. Maganda talaga kitaan dito. O kaya nga po totoo ang mga kabarangay, bagay ako nakaharvest ay marami silang ulam. Marami silang ulam? Oo. Hindi ako makatanggay. Kap, peking isa, kap, peking dalawa. para ako makakatanggay. Mahirap maging kapitan eh. Mahirap po na masaya. Oo. Masaya tayo nakakatulong. Opo, kasi kanina kasi, do, kaya ako naman nalaman na isang beses lang. Kasi nakapag-usap kami nila Sir Mario tungkol sa harvest. Ang sabi niya sa akin, tuwing December lang sila nag-harvest. Opo. Opo. So sinisimulan niyo ang inyong pag-aalaga ng June. O June. O May. Misan May, June. Ganun. Doon kami magsisimula. Tapos yun, harvest sila namin ng December. Pag-harvest niya ba, sir, nung December? Kasi, di ba, ngayon, sa panahon ngayon, no, mas madami nang pumapasok na bagyo sa atin pagdating ng December. Oh, yun nga po mo ngayon ang problema. Opo. Ang advantage po ng nasa lawa kayo ay meron kayong mga dumarating na pagkain katulad ng liya. Opo. Pero ang disadvantage naman ay nasa open kayo. Open. Pagdating naman open ng bagyo, kayo po talaga ay maapektuhan. Nakaka-nervous. At hindi mo pwedeng bitbitin yung isda mo para opo itakbo. Opo. Misan yung inyong pensay matibay, ang problema naman ay baka yung inyong kapitbahay ay mahunayong kalating sa panggay ng panggay nyo sa inyo, ang kasamabutas, yun, sa problema pa rin yun. Mm-mm. Kaya pag-ibagyuhan kasi hindi mo maiiwasan yan. Yun ang mga hindi na maiiwasang bagay na parang pagka dumating na lang ikaw dun sa punto na yun eh, ipapasa Diyos mo na lang. Opo. Sir, i-break ko lang po ang ating usapan. Pero magbabalik po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir Mario, yun nga, napag-usapan na natin. No, merong mga di maiiwasang bagay katulad ng mga bagyo na tatama sa atin. Pero maliban po sa bagyo, ano pa po ba ang mga na-encounter nating problema sa pag-aalaga po ng red tilapia? Nandito po sa amin pagka yung sobrang lamig, lumulutang yung masupre. Opo. Talo mo talo yung masupre, namamatay ang tilapia. Pero yung mga sakit po, meron pa po bang mga sakit pa na tumatama sa mga alaga natin na tilapia? Misan po pagka yung tag-araw, yung sobrang init, may namamatay. Nambas isang kids, may namamatay na 5 piraso, 10 piraso. Pag sama-sama nyo, kung halimbawa yung 5 kids, mamataya kayo ng 5 piraso, di ba 5 piraso din. Sa isang araw. Opo. Ito po ay bagay yung sobrang init ng panahon. So, sa panahon lang talaga. Opo. Sa init, saka sa lamig ng panahon. Yun lang po yung talaga nagiging problema natin. Bagay po naman. Kasi po, sa pita ko ng araw, itong mga maglawa ay bulkan. Mm. Pagka po yung sobrang lamig ng panahon, pagka sumasapin ko yung January, December, tumulutan po yung sulfur, naputi po yung tubig. Oo. Pero pamatay po yung mga pero meron po naman kami naging paraan doon. Yung kulambo.
yung kulambo na pinapalamutan namin yung kulambo. Opo. Ano pag ginagawa natin, Dos? Pag nakulong na namin yung kulambo, yun isa na mamatay. Ano, sir? Pag kinulong niyo yung kulambo, opo, yung mismo cage, babalutin natin ang kulambo. Yes, ma'am. Tapos yung kulambo dapat ay puno siya ng lumot. Para hindi makakapasok yung sulfur. Para hindi makapasok yung sulfur. Kaya hindi na po mamatay ang terapya noon. Pero yung po mga nasa alpa sa dagat, patay po yung lahat. Nakalawang basa yung sulfur. Paano sa mga ibon? Meron ba tayong problema pagdating po sa ibon? Ah, ayun. Siya po yan sa problema. Ayan ang ibon. Ang problema ko nga doon sa floating na patukain na pigs. Nakikikain din. Pag nag papatawa, nilutang siya. Nakikikain yung mga ibon, mga kulo. O, sayang naman yung pigs. Ibon pa nakakakain, hindi pa yung lumpia. Paano kasi kung fish pan ang ginagawa namin, isa na eh, nilalagyan namin ng tanin. Sa ganun na klaseng pag-alaga, eh, paano nyo inano yung ibon para maiwasan? Ginagawa po namin sa... Meron na kaming hawak na tirador. Ka? Isa na yung kung paano yung... isa po naman ay... Napili kami ng... Pati yung kaputok. Kung naman agit na yung ibon ay maglalayuan na sa matapos na yung magpapakain. Kaya lang po isa din. Parang hindi mapigilan. Kaya po ginagawa namin ito sa aming mga kubo sa fish cage. Meron po kaming kubo. May alaga rin kami mga pusa. Kasi po kahit pa rin nakakatulong yung pusa. Pag duma po yung ibon. May agot yung pusa sa isda. Po. Kasi pag duma po yung ibon sa floating, hinahabol ng pusa, nakakatulong din nakakapampuko. Tapos may sininagawa kami nung yung sa tulad po sa palayan, yung tag doon. Yung mga kunting taong kagano'n. Scarecrow! Scarecrow! Ang dami! Siyan may gano'n kami. May siya naman nilihagyan namin ng banderitas. Para pag humamay na, pakaipa yung ano. Banderitas, opo. Pambubuli sa ibong. Ang kulit kasi yung mga ibong kulay puti. Parang kingfisher. Tawagin nyo sa amin yung tagak. Ay, tama, tagak. Oo. Ibon na tagak, opo. Tapos meron pa rin itong ibon na bakaw. Hmm. Malaki. Yun ang isa sa mga nangangain mo din ng tilapia. O, oh, dinadagit nila yung mga isda. Marami na rin pala kayong ginawang paraan kasi umabot pa kayo hanggang sa scarecrow, yung mga dayami. Oo, oh. Nagawa po talaga kami lang. Yung itaas, lagi namin ng isang buong niyog. Kung alam mo yung... May panahon ba yan, sir? Anong panahon yan? Summer? Hindi mo rin ma-summer. Hindi na po nawawala. Ay, kahit na summer, kahit takbang. Ah, tuloy-tuloy ang ano ng ibon. Ito na natin ah. Opo. Wala na siya. Wala na siyang panahon. Kahit ano mga marawala. Basta dumarating na lang yung mga ibon po dyan sa inyo. Opo. Sir, ano yung pinakamalaki na inabot ng inyong red tilapia? Ilang kilo ba? 2 kilo siya. Isa, 2 kilo. O sa isang kilo, 200. Mabibenta natin siya ng 400, no? Sa halimbawa lang, halimbawa. Yung 1,000 na red tilapia. Opo. Merong ganun sigurong mga 100 pirasong 1 kilo pa lang. May 2 kilo. Tapos yung iba ay mga 3 kilo, meron 5. Hindi naman kung pare-pareho ang paglaki niya. Kahit sila ay pare-parehas ng laki ng inyong ihulog, habang nalaki, merong naiiwanan, merong malaki. Oh. Merong umpisa na 5 piraso 1 kilo, ganun. Tapos bagay po yung mga 7 piraso 1 kilo, hindi namin dinadala. Kaming iniiwanan na. Mm-hmm. Kasi pagka po ganun mga 7 piraso o 1 kilo, mabenta lang sa Malabon ng mayroong 100 isang kilo. Mayroong 80 lang. Pagka ganun kaliit, mga 80 lang, 1 kilo, 100. Dahil hindi ginagawa po namin, yung maliliit na pito, kaluwa-luwa na 1 kilo, tinitira na lang para sa susunod na taon na uli namin ibibenta. Sa susunod na taon po naman, kung naiwanan namin pito, kaluwa-luwa na, lalaki na. Pero sa kilo, kalati lang siya, 2 kilo ganun. Kaya hindi na po namin dinadala. Kalimitan, dinadala lang namin sa Malabon na yung
pinakamaliit ay 3 isang kilo. 3 piraso 1 kilo. Yun na yung pinakamaliit na isang. Kasi yung apatan yun, siguro may nakakasama ka ng 4 piraso 1 kilo. Yun. Kung susunod yung maliit na, hindi namin dinadala. Kasi medyo mababa ng presyo niya. Malang, so June to December, ito ang inaano nyo. From January to June naman, eh, anong inalagan nyo? Lahat mo ay black tilapia. Basta po yung January hanggang June, black tilapia po lahat ang kailaga. Pagka nag-harvest po ako ng May, di alam ba po yung aking kids ay na-harvest ko na yung aking black tilapia. Pagdating po ng May yun, yung kalahati ng aking kids, nahihulo ko na yung red. Tapos meron pa rin ako sa kabila na black. So at least eh, sa isang taon, ano, buong taon, at least may income, di ba? 2 beses. Parang bagay. Kailangan po yung self. Tuloy-tuloy. Na-curious lang po. Kahit po kakaunti, basta tuloy-tuloy lang yung income. Tama. Na-curious lang po ako, Sir Mario. Ang paglalagay po natin ng cages sa lawa, may bayad po yan. May ikon po ito, voice. Binubuisan po sa NLDA. Oh. Taon-taon po ay nagbubuis. Parang may contract, ganun. Opo, taon-taon po ay nagbubuis ng 20 centavos per square meter. 20 centavos. Sa isang cage niyo po ba na merong laman na 3,000 na isda, magkano po yun? Ilang square meter po yun? Ay 200 square meter po yun. Tapos, DNR wala. Wala naman po. Parang sa dagat din pala kasendo yung sa mga bangus natin. Kapit itong pandemic, eh, nabawasan pa yung benta natin compare nung panahon na hindi pandemic. Opo, nabawasan po kasi itong pandemic po ay kalimitan na yung bambayan ay ayaw magpapasok. Yung hinaharam. Kaya kami po ay nasa gitna ng San Pablo, Rizal, Nagtarlang. Nagkikita po kami na Nagtarlang at saka sa Pampo City. Yung aming bayan. Ano yung minsan po ay nag-lockdown ng San Pablo, hindi kami makapasok. Hindi makapasok yung aming tilapia. Minsan po ay nag-lockdown ng Nagtarlang, ayaw po din makapasok kaya medyo nabagal yung bintahan ng tilapia. Saka Malabon lang yung binabagsakan nyo ng red tilapia, eh. Di parang ang hirap ng biyahe nyo nun. Oo nga po. Basta tuwing December lang po di, okay naman po rin. Tapos yung po naman aming black tilapia ay marami naman po kami pagkatalahan. Malabon, Lucena, minsan ay sa Makalilong. Makalilong? Makalilong, okay. Sa Pampin Quezon. Sir, paano kayo nag-harvest niyan? Sabi mo kanina, pag ano, iniiwan na natin yung mga maliliit pa. Opo. And then yung malalaki naman, yun na yung binibenta natin. Opo. Paano naman ang ano niyan? Galing, kayo mismo kasi nagdadala, di ba? Opo. So, inilalagyan natin to ng yelo, tama ba? O, nasa styrofoam po. Yung styrofoam na, ang isang styrofoam na yung naman ay 40 kilos. Tapos nilalagyan ng yelo. Tapos po, yun na yun, tuloy-tuloy na. O, tuloy-tuloy na po. Hindi kayo nasisiraan, sir, ng mga ano isda sa biyahe? Eh, hindi naman po. Minsan, pagka kasi pinagbabatayan na, may pagkahalimbawa yung matagang araw na medyo kakaunti ng mga mili, pinibigay na rin namin ng sapat lang sa para lang kami, para lang hindi masira. Kung halimbawa alam namin medyo okay na rin naman yung presyo, pinibigay na namin. Kasi minsan hindi rin naiwasan na tambak yung tilapia sa Malabon. Hindi po naiwasan yun eh. Minsan naman ay kakaunti. Pagkakakaunti, ma'am, alam nyo nangyayari. Kasi nasisira ang styrofoam. Opo. Nakakakulon yung mga mili, higitan ko si styrofoam. Yung styro yung kawawa. Oo, kawawa po styrofoam. Yung po mamamalimit mangyayari. Halimbawa po ay bagyuhan, kakaunti ang isang alat. Tapos magdadala kami ng tilapia. Agawa sila sa tilapia. Ang nasisira yung styrofoam. Kaya po, minsan nangyayari. Pagka naman minsan maraming isang alat, matumal din ang binta namin ng tilapia. Hindi po pare-pareho. Gusto ko na sabi ni Kuya kay may weather-weather lang. Opo, tama. Pero po talaga ang buhay, hindi maiwasan. Hindi, sabi, hindi lagi Pasko, minsan eh. Pero sir, itong red tilapia natin, parang konti pa lang po talaga yung nag-aalaga, no? Hindi po katulad na itong pula. Ay, itim.
Ay, marami po talaga itin. Na, may tulong ba ang binibigay sa atin ng gobyerno para po dito sa ating red tilapia? Minsan po, nagbigay sila ng finger loans ng red tilapia. Ano nagbigay po sila? Namibigay sila ng mga fingerlings? Opo. Oh, nagdidisipin. Para mas dumami pa. Opo. Halimbawa, bisan, tiga-tigalwang bag lang. Kung alam mo ng isang bag ay 500, eh, tiga-tigalwang bag. Ako naman, hindi na ako nakikihingi. Mm-hmm. Ikaw na kasi nagbibigay, sir. Bisan, yung mga black tilapia, galing sa Bipar. Minsan ay yung magtawagin dun sa amin ay black mass, yung big head, tapos sa bangus. Minsan bangus, magbigayin din sa amin ng bangus. Pero ang merkado natin ngayon ay Malabon, Luzon area pa lang, Mindanao hindi natin kinikater. Hindi po, hindi po. May tanong po ako, ano po ba yung mga karaniwang luto ang pwede natin gawin sa red tilapia? Ay, sabi nung iba, masarap daw yung rito, tapos meron yung sawar. Kala mo talaga lapu-lapu. Maganda siya tingnan, kala mo yung lapu-lapu. Kasi ando kayo po ba yung nakakain na ng red tilapia? Yeah, oo. Oh, yung steam, no? Steam with tausi. Ayun, yun yung gusto kong sabihin kay Sir Mario kanina. Yung may tausi. Yun yung luto, in-check kasi yun, di ba? Kasi ando. Ala, yun yung mga ipad. Sana patara ko kayo ng red tilapia, kaya tayo marayo kayo, baka masira na sa hindi kakayanin ang biyahe. Pero, parang masarap nga po tikman, saka parang lapo-lapo na nga sabi ni Sir Mario eh. Masarap po din ni ma'am sa aming lawa. Maraming poles, pwede kayong mag-picnic. Nasa gitna kami ng gubat yung buong lawa, punong-puno yun ng mga puno. Berteng-berte patara kayong kulay. Gusto ko ay sariwa-sariwa ang hangin. Emi, magandang pumasyal kay Kapitan. Naunahan mo ko kasi doon, yun yung sasabihin ko. Ano maganda kung pumunta dyan sa inyo, saka mamingwit tayo kasi doon. Oh, kailan kayo pupunta? Hintayin nyo lang po, magme-message po ako kay Ma'am Lisa. At baka libot po dyan. Pero sir, ito sa amin, sa akin personally, hindi pa po ako nakakain ng red tilapia. At sana nga makatikim po ako soon ng red tilapia para experience ko naman experience si Kasendo. Sabi po nung iba ma'am, parang masarap daw ng kaunti sa black. Masarap. May kaunting sarap daw siya ng kaunti isa sa black tilapia. Sabi nung, sabi nung iba. Sa akin, diba say, araw-araw ko nang nakakita. Nakakain, oo. Parang parehas lang. Pero yung kulay eh, mas matingkad, mas maganda kalaga, mas titingkad, mas maganda presyo. Tama? Kaya yung nagsigang, ginagalam ninyo, ano ba yung pupunuloy, yung ulo, sisigang. Mm-hmm. Tapos yung buntot, pipirito. Okay, tama-tama ang mapalasa. Sir Mario, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at pagbahagi po na inyong kaalaman po pagdating dito sa Red Tilapia. Meron po ba kayong encouragement sa ating mga kababayan na gusto din pong sumubok sa Red Tilapia? Kundi, dapat mag-try din sa misan. Kasi misan ay merong peak time na tinatawag. Pagka medyo magandang presyo, maganda ang Pasko. Maganda si Mino ng Pasko. Kasi rito yung December lang namin yung harvest. Pagka nakachamba ng maganda, maganda rin ang Pasko. Yung iba naman kasi, yung iba kaya ayaw sumubo. Kasi sila natatagalan. Oo. Isang taong. Eh, para baka yung pera nila, sisipin nyo, hindi patutang isang taong. Kasi ito yung December nga lang ang mga ano. Hindi kaya ng black tilapia na misan isang taong tatlong beses ko rin mag-harvest. Opo, tuloy-tuloy. Pag nag-harvest kami ng pag naghulog kami ng January, harvestin namin ng April. Pag naghulog kami ng May, harvestin namin ng mga August. Pag naghulog kami ng August, harvestin ng December. Paros nakakatatlong beses ang mga black tilapia. Ay, ang red tilapia naman, isang beses ang taga namin ginagawa. Huhulog kami ng June o May, December ng harvest. Oh. Pero pagdating sa kita, bawi din naman. Medyo maganda sa red. Maganda-ganda sa red. Comfortable po sa sitwasyon sa Malabon. Kung maganda nga ako sa Malabon, maganda rin ang red. Opo.
Ayan, thank you po ulit, sir, sa ating mga kababayan. And Kasendo, thank you din po sa pagsama niyo sa amin. Sa ating po mga kababayan, isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating natutunan. Ang red tilapia po ay isang man-made variant. At na ito po yung naka-harvest tuwing December lang. Kaya sa inyo po, na gusto pong sumupok ng red tilapia, subukan nyo na po ito at maging kagaya tayo ni Sir Mario. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Thank you po.